Scanning. Bakit ganun? ABS-CBN channels lang meron ako. Aww. Bakit wala akong GMA TV 5 sa TV Plus ko? Kung bago ka sa channel na to at gusto mo ng mga tutorials, tips, at latest updates kay TV Plus, click like, subscribe, at i-click the notification bell para updated ka sa mga latest videos. Hey guys, welcome po sa ating channel at welcome po sa ating mga viewers at mga subscribers. Salamat po sa inyong lahat sa pagpatuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating YouTube channel. Gusto nyo po magpa-shoutout po sa atin, i-comment lang po kayo sa baba para po may shoutout natin sa ating next video po. Salamat po sa inyo guys. Ang topic po natin ngayon ay ano po, tungkol po sa mga nakabili ng TV Plus tapos wala silang nasagap na GMA at saka TV 5 sa kanilang mga area, lalo na sa mga probinsya po, kasi hindi po lahat ng may mga TV Plus automatic mayroon na siyang GMA, mayroon na siyang TV 5, mayroon na siyang mga napakaraming channel. Hindi po ganun ang ganun doon pangyayari doon. Kung taga Quezon City ka o NCR lang po, hindi mo po problemahin ang pagsagap sa GMA tsaka sa TV 5 kasi malakas ang signal nila dito sa Quezon City. Halimbawa, ikaw taga Rizal, medyo malapit ka, Rizal, makarating, ano lang, karating lugar lang, Rizal, Cavite, Bulacan, Laguna, medyo malalapit sa Quezon City, may pag-asa kang masagap yung mga channels na yan at iba pa mga channels kapag gumamit ka ng outdoor antenna. Pagdating naman po sa mga probinsya, iba po ang sitwasyon doon. Kapag halimbawa ang area nyo, ikaw tagas Cagayan de Oro ka, tapos na panood mo sa commercial, available na po ang TV Plus sa ating ano, sa ating lugar, kaya pwede na kayong bumili. Pag sa lugar na yun na sinabi meron sila, ang sigurado mo sasagap mo doon ay ang ABS-CBN channels po. Halimbawa, ang kasama na po dyan sa ABS-CBN channels ang ABS-CBN, ang Sports in Action, Cinemo, Yay, DCMM, KBO. Ayan po ang masasagap po na sigurado sa lugar na sinabing available ng TV Plus sa area na yan. Pagdating sa GMA at sa TV 5, nakadepende po yan kung hindi po kasi ABS-CBN ang may hawak ng mga signal na yan eh. Sa pagdating po sa digital broadcast, kanya-kanya pong station, kanya-kanyang broadcast ng kanilang mga digital TV. Ganun po nung pangyayari dyan. Kaya wala mo magagawang ABS-CBN dyan kung wala kayong masagap sa TV Plus, kasi mismong ang kabilang network o ang GMA o ang TV 5 ay hindi pa naglalagay ng facilities dyan. Kaya po ganun na minsan kahit na anong gusto natin na kagustuhan natin na makasagap ng iba pa mga channel, wala tayong masagap kasi wala pa kasi mga facilities. Ayan pong pinaka reason dyan kung bakit. Kung titignan po natin sa buong Pilipinas po na magmula Luzon hanggang Visayas, ang originating station pa lang ng GMA sa DTV ay apat na originating station tsaka isang relay station para sa DTV nila. Sa GMA po ang meron silang station sa GMA Dagupan. Tapos meron pa silang relay station sa ano, sa GMA Baguio. Pagdating sa North, yan po dalawa lang ang station na ang pinakalugar na doon sila nag-originate ng kanilang mga signal. So pag mas malapit ka sa mga lugar na yan, ibig sabihin, pwede mo silang masagap, pwede mo masagap ang GMA sa TV Plus mo. Susunod naman nilang lugar na may broadcast na sila sa digital TV ay ito pong NCR po. NCR, malakas po ang signal nila dito, kaya yung signal nila umaabot hanggang mission part ng Rizal, ng Laguna, ng Bulacan, ng Cavite. Sasagap na rin po sila. Lalo na pagkagumamit ka ng outdoor antenna, sigurado, may malaki ang chance mo na masasagap po ang GMA. Ang susunod naman po nilang station ay naka-based naman po sa Cebu.
Nga po, ang layo. Dagupan, Manila, Cebu. Mga key cities pa lang po kasi sila naglagay ng mga GMA sa DTV. Tapos po, sa pagdating po naman sa Mindanao, available pa lang sila sa Davao. GMA Davao po, di ba? Apat lang na originating station tsaka isang relay station. GMA Dagupan, GMA Manila, GMA Cebu, GMA Davao, at isang relay station sa GMA Baguio. Kaya yung po kapag malapit ka po dyan, maaaring masasagap mo. Pero pag medyo malayo-layo lang lugar mo, malaki ang chance na hindi mo siya masagap at wala kang GMA na masasagap. Kaya po ganun. Pagdating naman po sa TV5, ang TV5 po, halos NCR pa lang ang meron. Tapos, yung mga nearby areas, mga kalapit ng lugar, Rizal, first of Rizal, katulad kanina, Rizal, Bulacan, Laguna, Cavite. At isa pa, ang pangalawa po nilang lugar na nakapag-broadcast na, nasa test broadcast na rin, ay ang Zamboanga. Bali, nag-sub channel sila sa Imedia Digital TV. Nag-sub channel sila doon para magkaroon ng TV5 doon at mapapanood sa Digital TV. Ayan po lang lugar. Kaya kahit sa ang lugar sa North, sa Visayas, wala pong TV5. NCR pa lang, tsaka Zamboanga, yung mga malalapit na sa mga lugar na yan, sila pa lang ang posibleng makasagap ng mga TV5. O kaya ng GMA. At siguro sasabihin nyo na paano mo naman nasabi na walang GMA dito, samantalang pagka naka-antena kami, may nasasagap kami ng GMA tsaka TV5 eh. Iba kasi TV Plus lang wala. Ganito po kasi yan ang pinaka-senaryo dyan. Sa ngayon po kasi, mayroong dalawang klaseng broadcast ang mga station ngayon. Ang ABS-CBN, GMA, TV5, dalawang klase po. Ang isa pong broadcast ng mga station ngayon ay yung pong analog broadcast. O yung pong magmula po noong 1953 na nagsimula mag-broadcast yung mga TV station ng mga palabas sa TV, yun po yung gamit natin magmula pa noon hanggang sa ngayon. Analog broadcast po ang tawag doon at nasasaga po yun ng pamamagitan lang po ng antena sa taas at ng TV. Ayun po. Kaya po, ang pinaka problema lang kasi doon, pagka medyo mahina ng signal, mayroon mga ulan-ulan, guhit-guhit. Kaya hindi siya malinaw. Kaya yung pinaka disadvantage po nung analog signal na yun. Tapos, ang pangalawa pong klase ng broadcast na binibigay ng mga station ngayon, ayun po yung digital broadcast, o yun po yung siya po yung papalit. Kaya nasa process po tayo ng migration mula analog signal punta po sa digital signal. Magpapalit po siya. Pero sa ngayon po, sabay po siya lang naka-broadcast ngayon. Isang analog, isang digital. Kaya po, magmula po yung analog po, magmula Luzon hanggang Mindanao, working po yan, gumagana po yan sa ngayon. Hindi pa po yan nawawala, working po siya. Kaya po, sa lahat ng mga lugar, meron po talagang GMA at TV5 at iba pa mga channels sa ngayon sa analog broadcast. Pagdating po sa DTV, dahil po bago pa lang ang DTV, napaka early stage pa lang ng process ng DTV sa atin. Kasi dito sa Manila, halos sa Manila pa lang siya kompleto, halos sa Manila pa lang siya marami na sasaga. Sa ibang lugar, ilan pa lang key cities ang meron. Hindi pa kompleto lahat. Kaya ganon. Meron sa ano po naman kasi ang pinaka deadline ng mga station eh. Ayon sa DICT, hanggang 2023 pa sila mayroong pagkakataon para maglatag ng mga facilities sa DTV para by then, pag dumating na yung deadline at complete na nila yung mga facilities na sa mga
lahat ng lugar, malalusan hanggang Mindanao, kumamit nila. Yung analog na ginagamit natin isa shutdown na po yun. At ito na ang digital TV na maganda, malinaw, at maraming possible channels na masasagap. Kasi po, sa isang frequency, marami nang nakapaloob na channels. Kung dati sa analog, yung isang frequency, halimbawa 647143, sa analog, isang channel lang yun. Pagdating sa DTV, yung isang frequency na yun, pwede na siya magkaroon ng 6 o higit pang channel. Halimbawa, yung 647143 sa DTV, kasama na doon ang ABS-CBN, ang Sports and Action, Cinemo, EA, DCMM, at KBO. Yan po, di bali po 6. Isang frequency lang po yun, ha. Hindi mo kung napakaraming frequency pwede nilang i-broadcast, di mas marami tayong pwedeng masasagap sa ating TV Plus o sa ating digital TV receiver. O kaya sa mga TV na mayroon ng mga digital receiver. Marahil siguro nagtatanong kayo, kailan kayo magkakaroon ng mga ibang channel dito sa aming area, sa aming lugar? I-share ko lang po sa inyo yung pinaka mga magmula noon akong binili yung aking TV Plus at mga channels na nasasagap ko para meron po kayong idea kung mula ba no, pagbili ko pa lang marami na kagad channel, hindi po ganun yun. Sa natatandaan ko po, ang binili ko yung TV Plus ko mga September po siya o katapusan na ng mga September, mga alas mag-October na yun. Bali, alas second module na siya ng TV Plus . Binili ko sa September mga katapusan, mga 2014 pa yon, lumang sell. Ang pangalan pa niya dati ay Sky TV Plus, Sky TV. Ito po siya. Kung makikita nyo, ayan po yung pinaka niya. Malaking model po siya ng TV Plus. At makikita nyo po, TV Plus po nakalagay. Sky TV po yan . Ang pinaka logo niya ay Sky TV. Ayan dati yung mga ng TV Plus, pinaka-logo niya sa boot up. Alam mo ba guys, yung ilan yung channel na nasasagap ko nung binili ko siya nung 2014. Noon, ang nasasagap po lang, ABS-CBN lang, tapos Sports and Action, Cinemo, yay, tapos DCMM. Dati pa nahalas channel, dati kasama pa dati yun sa frequency na 647143. Kasama pa dati yun. Wala pa dati KBO nun . Ang mga taon na yun. Tapos mga later that yung sumunod na buwan, mga October, nagsimula na ang GMA mag-broadcast nung 2014 na yun. Nagtitest broadcast na sila. Alam mo ba kung anong oras sila nagtitest broadcast? Dati nasasagap namin sila ng alas 8 ng umaga. Ngayon nagsimula ang broadcast nila hanggang alas 5 ng hapon. Yun ang pinaka-testing broadcast nila. Masasagap namin sa TV Plus yun. So, mga October 7 yata yun 2014, nag-online-online na siya. Tapos, nag-regular programming na yata sila next 2015 na By August 2015 siguro, nag-regular programming na sila. Hindi na sila na mamatay, hindi na sila nagda-down. Ngayon, dire-diretso na sila. Continuous na sila sa kanilang broadcast. Halos kasama din siya ng TV5. Yung TV5 naman, by January 2015, nag-online na rin dito sa NCR. Nag-online na sila sa NCR. So, una, ABS-CBN channels lang nasasagap ko. 2014, noong bandang October, pumasok ang GMA. Yun lang mga channels dito sa NCR dati. Tapos, January 2015, pumasok ng TV5. Yan, kaya hanggang sa nagdire-diretso na, marami ng mga additional channels na dumagdag. Basta pag mag-scan ka lang palagi para malay mo, baka mag-scan mo, may mga naka-broadcast pa na bago, masasagap mo pa rin siya. Kaya ngayon, 2019, tingnan mo ilang channels nang nasasagap sa Manila, sa NCR. Marami na, di ba? 60 channels na. Kaya yung mga nasa probinsya, huwag kayo mag-alala kasi darating din ang
madadagdagan din yan. Hindi naman makastock lang dyan sa ABCBN lang o kaya GMA lang o kung ano pa man sa sagap na DCRS, ganyan. Makukumpeto rin yan, unti-unti lang. Dadagdag din yan, malay mo next year may mga magkaroon na ng mga TV5 sa ibang area o sa mga o GMA sa ibang mga lugar din na wala pa. Unti-unti lang yan, tulad dati sa Manila, unti-unti rin nagkaroon. Dati ABCBN lang, masasagap, walang iba talaga. Hanggang nagdumagdag, GMA, TV5, UNTV, Light TV, ang dami na. Ngayon, ang dami na.